yung maganda talaga sa kanila, sila yung maghahanap ng employer, wala kang gagastusin, medical lang talaga, guys. As in, pati pamasahe, sagot ng employer. Ang dami na rin nilang mga Pilipino na natulungan. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ito na yung third day dito sa Ottawa, Ontario. So nagland kami October 10th. Yan. And yung taga Quebec. Hello, yan. Vlog. Wow. Hello vlog. And of course, yung nanay ni Sky. Welcome. So, gagala kami tuloy. Eh, tignan mo yun. Mukha ka naman kawawa dyan, anak. Parang pagod ko naman. Pasensya na. So, lalabas kami ngayon and balot na balot kami. Yung, ano bang ano ngayon? 7 degrees today. So, hindi ganun kalamig. Hindi super. Pero para kay Sky, malamig pa din. So, yan. Ayan, dito na kami sa labas ng aming hotel. Dito yan sa Rideau Street sa Ottawa. And yun nga, kasi as promised, sabi ko, i-explain ko kung ano yung naging pathway namin dito sa Canada, kung paano ako nakapunta. And of course, ang aking baby. Ayan. So ngayon, lalabas kami magko-coffee lang kasi mamaya babalik na kami sa kanya-kanya naming tirahan. Nag-stay lang kasi kami dito for 2 days kasi nga medyo magkakalayo kami. So, ayun lang, explain ko sa inyo lahat. Ayan, na medyo uminit. So, ayun nga. Feeling ko, ano, ang lakas makaganda ng, ano, ng Canada. Diba? Nakakaganda siya. Kaya magpunta na kayo sa Canada. Canada! Diba? Ayan, guys. Oh. Ay, vlog, what's up? Ayan. Oh. Anong oras na? It's 9 in the morning. 9 PM sa Philippines. So, ayun. Sa mga nagtatanong, ano nga bang ginagawa ko dito sa Canada? Kung tourist ba daw ako or student yung naging pathway ko? So, yun guys, hindi. Actually, ang naging ano ka dito, pathway ko dito dahil sa partner ko. Ano yun? Ayun. Lakad lang kami dyan. Naghanap kami ng coffee shop na pet-friendly yung pwede sa labas. So, yun. Sana meron kaming makita. Ayan. Hello! Ayan guys, dito na kami sa loob ng mall. Hindi ako nakapag-video kanina ng matagal doon sa daan. Kasi daming naglalakad dahil pumapasok sa work. Kasi nga nasa center kami, sa capital ng Canada. So, ayan, medyo maraming tao. And yun, pasok kami ng mall kasi sobrang lamig na nga sa labas. And kawawa naman tong bata na to. Oh, lamig na siya. Naghanap na kami ng coffee ng kapihan. Sana may bukas na. Ayan. So, doon, pagdating namin, explain ko yung process kasi hindi ko natuloy kanina. Wait lang. So yun guys, pag-usapan na natin yung ginawa ko para makarating dito sa Canada. So wala pa akong work as of now kasi nga kakarating lang namin and hindi rin ako student. So naka-open work permit ako kasi yung partner ko dito ay temporary foreign worker. So may agency siya dyan sa Pilipinas. And yun, syempre of course ano din kami. Thankful dun sa agency namin. Agency niya. Si IPAMS. Ano yung sabihin ng IPAMS? So yun, IPAMS is Industrial Personnel and Management Services Inc. Itatag ko sila dito sa comment section kasi merong mga page sa Facebook na hindi legit. So dapat yung may million likes and followers lang. Doon lang kayo mag-inquire. And meron silang website kung paano mag-apply. So yun nga, yung partner ko and my good friend, yan si ano, si Jelly. Kap, hi ka nga ulit. Hi, hello vlog. Hello vlog. So yan, dalawa sila, galing sila kay ang agency nila si IPAMS. And ang maganda guys dun sa agency nila.
ang liit lang nung naging, yung ginastos, parang nasa 10,000 lang. Kasi na-discuss ko, wala sila talagang placement fee. Medical lang yung babayaran nyo. Na-discuss ko din yan doon sa una kong vlog about kay IPAMS, dun sa agency na yan. So, medyo matagal yung process. Sa kanya, inabot ng 8 months sa partner ko. And kay Jel, inabot ng a year yata. Parang oh, yes. Isang taon. Kasi pandemic yun eh. So, sobrang tagal. Ngayon, medyo mabilis na. May iba, 6 months lang yata, nakakaalis na. And ang maganda talaga sa kanila, sila yung maghahanap ng employer, wala kang gagastusin, medical lang talaga, guys. As in, pati pamasaya sagot ng employer. And 2 years yung contract, minimum yan. Yung iba, yung mga nasa Quebec, umabot ng 3 years yung contract. So, thank you, IPAMS, kasi yan yung naging ano nila, way nila. Guys, ano masasabi nyo? Kay IPAMS. Thank you, IPAMS. Yun, Jel. Siyempre, ano, we are thankful kay IPAMS kasi nakarami kami dito ng magkandaling gastos, 10,000. Tapos ngayon, LDR nowhere na tayo kasi nga, nakapag-process tayo ng mga nangyayon. Exactly. Hindi yung kami, ako guys, tsaka si Jason, hindi kami under ni IPAMS ha. Bali nag-DIY lang kami dun sa open work permit. Kasi kompleto naman sila ng mga requirements ng mga documents. So ako mismo yung naglakad ng mga papers ko para makapag-apply for an open work permit. Kasi yun yung maganda guys dito sa Canada na wala sa ibang bansa. Kaya ito rin yung napili naming country na applyan. Siyempre bukod sa salary, ang ganda nung ano, nung mga benefits na pwedeng makuha bukod sa health insurance. Of course, yung family mo, pwede mo agad makuha. So, asawa, common law partner, yan. Children mo, yung mga anak mo, pwede niyong makuha agad-agad dito. So, yung partner ko, 7 months na siya dito, ngayong month. And nakaalis ako agad. Actually, first week pa lang niya dito sa Canada. Pinrosis ko na agad yung papers ko. And in less than a month, na-approve na siya agad. Nagkaroon ako ng visa. And yung visa ko hanggang andito siya. Valid yun. So yun yung maganda. And si Jel naman, parang 10 months? 9 months? 10 months siya na nandito na. And sabay kami umalis. Nauna lang ako nag-process ng mga 2 months. Tapos nag-process din si Jason nung sa kanya. Tapos yun, wala pa rin 1 month na approve na agad. And of course, si Sky, naka-pet-in cabin kami. Kaya pinili namin yung Korean Air kasi sila yung pet-friendly na airline from Philippines papunta dito sa Canada. And gagawa ako ng separate na vlog para dyan kasi ang haba ng proseso and lahat ng mga documents and kung magkano yung nagastos ko sa kanya, i-discuss din natin yan. So ako, since may mga nagtatanong, may mga nag-comments, magkano yung naging ano mo, VJ, magkano yung naging pamasahe mo papunta sa ano, kasi ako sa Ontario kami, malapit kami sa Ottawa, kaya dito yung airport na pinili ko. So sila from Quebec, mag-travel sila nga later. Pero sabay nga kami sa Ottawa. Ang nagastos ko lang sa pamasahe ko, sa airfare, umabot lang siya ng parang 62,000 pesos. And yung kay Jason medyo mahal, parang inabot ng 105,000 kasi for parang less than 4 months na lang yung flight. Kasi yun nga, Korean Air and Air Canada, kasi sila ngayon pet-friendly, kaya medyo, ano siya, medyo pricey. Pero meron akong mga nakikitang ibang airlines, mahaba lang yung ano nila, layover, pero parang nasa ano lang, less than 50,000, mga 40,000-50,000 meron. So again, depende pa rin naman sa destination and sa date. So ayun. And since nandito na kami, ang next ko naman na goal is makahanap ng magandang trabaho. Since naka-open work permit ako guys, kahit saan pwede ako mag-apply. Gusto ko i-try sa mga BPO dito kasi meron din naman silang call center. Since galing din ako ng call center and dati akong virtual assistant, diba? Mga restaurants or coffee shops, hiring din sila dito. May option din naman to apply. Meron din naman akong experience sa fast food. So, bahala na kung saan tayo dali ni Lord, kung ano yung will niya para sa atin. So,
dito. Yun talaga yung goal. And yung sa future naman, of course, sana agad-agad ma-PR. And gusto natin tumagal dito siya sa Canada kasi bukod sa malamig. Maganda yung benefits, mga benefits nila. And open country din kasi sila. So yun, pag may iba kayong questions, comment below kung hindi ako na nasabi dito. And again, yung agency nilang dalawa, ilalagay ko sa comment section, check nyo na lang yung website nila. Legit guys, talagang kailangan lang ng mahabang pasensya kasi maghihintay talaga. And sobrang daming nag-a-apply sa kanila. Pero sobrang dami na rin nilang mga Pilipino na natulungan. Lalo na yung may mga experience sa fast food or sa food and beverage na industry. So, ayun guys, maraming salamat again sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga future videos na i-upload namin. So, wait for the next video. Didiscuss ko yung naging gastos and process ng aking pagkapanganak. Goodbye vlog. Thank you guys. Thank you Rockstars for watching. See you again sa next video with my fur baby. Bye-bye.